Mga palatandaan ng kagat ng ipis at paano ito gamutin. Ang mga ipis ay kabilang sa mga nangungunang peste na nais mong wala at huwag bumisita sa iyong tahanan dahil ang ilan sa kanila ay lumilipad at sila talaga ang sanhi ng isang infestation. Ang ilang mga peste ay kakagitan ang mga tao para sa pagkain at isa sa mga ito ay mga surot. Ngunit, may mga nagtatanong kung nangangagat ba ang roaches o hindi. Upang patayin ang kuryosidad ng lahat, ang mga ipis ay hindi nangangagat ng tao ngunit may mga pagkakataon na sila ay nangagat ng mga tao. Ang mga ipis ay mahilig maghanap ng pagkain sa mga ari-arian at hindi sila titigil hanggat hindi sila nakakakuha nito. Gayunpaman, kung patuloy mong inaalis ang peste ng pagkain, maaaring mapansin nila ito at para pakainin ang kanilang gutom na tiyan, sisimulan kanilang kagatin. Sisimulan kanilang kagatin sa iyong mga kuko, pilik mata, at balat na maaaring maging mapagkukunan ng pagkain para sa kanila at hindi ito maganda. Ang pagkuha ng mga kagat mula sa mga roaches ay hindi komportable dahil ang peste ay nagdadala ng ilang mga sakit na maaaring makaapekto sa iyong kalusugan. Sa kabilang banda, hindi lahat ay may kamalayan sa mga palatandaan ng kagat ng ipis at maaaring mahirapan itong makilala. Narito ang mga senyales na kailangan mong malaman tungkol sa kagat ng ipis at ang mga paggamot na maaari mong gawin upang hindi ito lumala. Malaking red bumps. Isa sa mga palatandaan na mayroon kang kagat ng ipis ay kapag nakakita ka ng malalaking pulang bukol sa iyong katawan. Ang mga bukol ay maaaring katulad ng iba pang kagat ng insekto ngunit kung ito ay medyo mas malaki, maaaring nakagat ka ng roach habang natutulog ka. Ang mga kagat ay hindi lalabas sa isang tuwid na linya na kung ano ang ginagawa ng mga surot ngunit ito ay nakikita ng paisa-isa. Gayun din, ang kagat ay maaaring medyo mas malaki kaysa sa kagat ng lamok. Kung patuloy kang nakakakita ng mga kagat ng paisa-isa, maaaring nakukuha mo ito mula sa mga ipis at oras na para kumuha ka ng isang tagapukse ng peste sa Concord para gawin ang trabaho. Namamagang kagat dahil sa pagkamot. Kapag kinagat ka ng insekto, ang unang bagay na karaniwan mong ginagawa ay ang pagkamot dito. Gayunpaman, kung patuloy mong kinakamot ito, ang kagat ay maaaring mag-apoy at maaari ring humantong sa pamumula sa iyong balat. Kung makakita ka ng mga kagat na patuloy na lumalabas ng paisa-isa at nag-aapoy, maaaring ito ay gawa ng mga ipis. Kumakagat ba ang mga roaches? Well, oo, ginagawa nila at maaari silang mag-iwan ng mga pantal sa iyong balat pagkatapos na makamo. Kung ikaw ay nakagat ng roach o isang insekto, kailangan mong pigilan ang iyong sarili mula sa pagkakamot dahil maaari itong humantong sa pamamaga na maaaring masakit at hindi komportable. Kagat ka man ng ipis o hindi, kailangan mong alisin ito kaagad sa pamamagitan ng pagtawag sa isang lokal na tagapagpatay para sa infestation ng roach upang bigyan ka ng tulong. Reaksyon ng allergic. May mga kagat ng insekto na hindi magbibigay sa iyo ng allergic reaction ngunit kung mayroon ka pagkatapos makuha ito mula sa ipis, kailangan mong mag-alala dahil maaari itong lumala. Ang isang reaksyong allergy ay normal kung ikaw ay nakagat ng mga ipis dahil ang kanilang mga dumi, katawan, at laway ay naglalaman ng mga allergens. Kung nadikit ang iyong balat sa peste, may posibilidad na makaranas ka ng ilang reaksyong allergy. Gayun din, ang iyong katawan ay hindi lamang magre-react pagkatapos makagat ng peste ngunit kahit na nalanghap mo lamang ang mga allergens, ang iyong immune system ay agad na magre-react. Kung palagi kang na-expose sa mga ipis, may posibilidad na magkaroon ka ng allergy mula rito at para maiwasan ito, kailangan mong lipulin ang peste at makakatulong sa iyo ang isang eksperto sa peste sa Concord. Mga kagat sa mga partikular na lugar ng katawan. Hindi tulad ng mga lamok at surot, ang mga ipis ay tiyak kapag kumagat. Hindi nila kinakagat ang mga lugar. Gamot at lunas. Ang kagat ng ipis o cockroach bite ay pwedeng magdulot ng alerhiya o iba pang matinding reaksyon sa katawan. Kaya naman kapag nakagat ng ipis, gawin agad ang mga sumusunod na gamot at lunas. Hugasan ng sabon at tubig ang kagat. Kung napansing may kagat ng ipis ang anumang bahagi ng katawan, hugasan agad ito ng sabon at tubig. Ito ay nakatutulong upang maalis ang mga microbyong nakadikit sa balat at mabawasan ang posibilidad na magkaroon ng impeksyon. Pairan ng antiseptic. Pagkatapos hugasan ng sabon at tubig ang kagat ng ipis, pairan ang nakagat na bahagi ng antiseptic. Ang antiseptic ay nakatutulong upang mapatay o mapigilan ang pagdami ng mga mikrobyo sa balat.
Isang halimbawa ng antiseptic na matatagpuan sa bahay ay isopropyl o rubbing alcohol. Gamit ang bulak, dampian ng alcohol ang bahaging nakagat ng ipis. Bukod sa alcohol, pwede ring gumamit ng hydrogen peroxide o agua oxigenada. Buhusan ng kaunting agua oxigenada ang bahaging nakagat ng ipis. Mapapansin na babula ito sapagkat ang agua oxigenada ay naglalabas ng oxygen kapag nilapat sa apektadong bahagi. Ang pagbula ay nakatutulong sa pag-angat ng anumang dumi o mikrobyo sa balat upang mas madali itong linisin. Kung walang alcohol o agua oxigenada, pwede ring gawing antiseptic ang baking soda. Ang baking soda ay mayroong anti-inflammatory at antiseptic property, kaya naman ito ay madalas na ginagamit na sangkap sa mga commercial cream para sa pamamaga at pangangati. Gumawa lamang ng baking soda paste sa pamamagitan ng paghahalo ng parehas na dami ng baking soda at suka. Ipahid ang nagawang paste sa bahaging nakagat ng ipis at hayaan ito ng hanggang 20 minuto. Maglagay ng yelo. Ang kagat ng ipis ay pwede ring magdulot ng pangangati at pamamaga. Upang maiwasan ang pagkamot sa kagat ng ipis at lalong pamamaga nito, lagyan lamang ang apektadong bahagi ng yelo. Subalit, huwag itong direktang ididikit sa balat. Ang yelo kasi ay pwedeng magdulot ng frostbite, na nagpapabagal ng pagdaloy ng dugo sa mga upang maiwasan ang frostbite. Ilagay ang yelo sa ice pack o kahit plastic at balutan ito ng manipis na tuwalya. Kapag nagawa na ito, pwede nang ipatong ang yelo sa bahaging nakagat ng ipis. Paulit-ulit na maglagay ng yelo hanggang sa mabawasan ang pangangati at pamamaga. Gumamit ng mga OTC cream at amat. Kung ang mga nabanggit na pangunang lunas ay hindi gaanong mabisa, pwedeng bumili ng mga over-the-counter, OTC, na hydrocortisone cream sa Botica. Tanungin lamang ang pharmacist kung ano ang pwedeng hydrocortisone cream o insect bite cream na pwedeng panggamot sa kagat ng ipis. Bukod sa mga OTC cream, pwede ring bumili ng mga OTC antihistamine medication. Mayroong mga tableta nito o kaya naman ay ang pag-inom ng antihistamine ay nakatutulong upang mabawasan ang pangangati, pamamaga, o anumang reaksyon ng katawan o alerhiya. Ayon sa mga doktor, ang kagat ng ipis ay hindi mapanganib at pwedeng gumaling sa pamamagitan ng mga nabanggit na lunas. Subalit, agad na magpatingin sa doktor kung ang pasyente ay nakararanas ng mga matitinding reaksyon sa kagat ng ipis, kagaya ng hirap sa paghinga, pamamaga ng labi, dila, o lalamunan, pagkahilo, pagkakaroon ng maraming pantal, pananakit ng tiyan, o pagsusuka. For info more healthy tips and for more healthy videos, just click the subscribe button and the notification bell para maging updated ka sa ating next videos. Thank you for watching. Be healthy and live long.